Magandang araw sa iyo. Ako si Teacher Maryville, ang iyong makakasama sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao sa ikalimang baitan. May kasabihan tayo, ang magandang katangian at kaugalian ay maituturing na kayamanan. Samahan ninyo ako sa panibagong araw ng pagkatuto tungkol sa unang aralin, ikatlong markahan sa ikalimang baitan. Narito ang mga inaasahang layunin na inyong matututuhan sa ating aralin. Una, matutukoy mo ang mga kaugalian at tradisyon na nagpapakita ng pagiging mabuting mamamayan. Pangalawa, matatalakay mo ang mga katangian, kaugalian at tradisyon na dapat mapanatili, mapayaman at mapaunlad. Pangatlo, maisusulat mo ang isang pangako ng pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa magagandang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Ngunit, bago tayo magpatuloy, narito ang mga bagay na dapat mong ihanda habang nakikinig at nanonood. Handa ka na ba? Bago natin simulan ang ating aralin, halina't sagutan ang subukin natin. Ang mga kasagutan ay makikita sa huling bahagi ng video. Panuto, basahin at unawain mabuti ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Si Lola ay dapat nating tulungan sa kanyang pagtawid sa kalsada. Anong ugali ang ipinakikita? A. Pagbibigay ng pasalubong. B. Pag-aasikaso sa matatanda. C. Pagdiriwang ng mahalagang okasyon. D. Pagkalinga sa mga nangangailangan. Ikalawang bilang, tumutulong sa paghahanda ng mga relief goods si Rico kapag may kalamidad. Anong ugali mayroon siya? A. Pagbubuluntaryo. B. Pagtanggap ng suhol. C. Pakikialam. D. Pagpapabaya. Ikatlong bilang, dumalo sa pagpupulong ng mga kabataan sa kanilang pamayanan si Annie tungkol sa pagsasagawa ng isang proyekto. Anong katangian ang ipinamalas niya? A. Pakikiisa. B. Walang pakialam. C. Pagwawalang bahala. D. Lahat ng nabanggit. Ikaapat na bilang, malugod kong tinatanggap ang mga kamag-anak at kakilala kapag dumadalaw sila. Anong kaugalian ang ipinakikita? A. Mabuting pagtanggap ng panauhin. B. Pagbibigay ng pasalubong. C. Pagtulong na walang hinihinging kapalit. D. Pagdiriwang ng mahalagang okasyon. Ikalimang bilang, tumutulong lang si Tony sa kapitbahay kapag binabayaran siya o binibigyan ng pabuya.
Anong ugali mayroon siya? A. Mapagsamantala. B. Nagbobuluntaryo. C. Mapagmahal. D. Maaruga. Sa araling ito, sama-sama nating alamin at tuklasin kung ano-ano ang mga magagandang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Bawat pagtulong mo sa iyong kapwa, ang Diyos sa iyo ay natutuwa. Ano-ano ang mga magagandang ugali na dapat ipakita sa kapwa? Kailan tayo dapat tumulong sa kapwa? Narito ang mga larawan na nagpapakita ng kaugalian at tradisyon nating mga Pilipino. Paano mo ito maisa sa buhay? Palusong, family reunion, nagbibigay ng pasalubong, bayanihan. Narito ang mga kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Palusong, pagtutulong-tulong sa pag-aani ng palay. Family reunion, pagpapanatili ng ugnayan ng miyembro ng pamilya. Pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Pagkalinga sa mga nangangailangan. Pagdiriwang ng mahalagang okasyon. Pag-aasikaso sa nakatatanda. Pagbibigay ng pasalubong. Alam kong may natutuhan kayo sa ating aralin. Susukatin ko ang antas ng inyong pagkatuto sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong sa tayo'y magsanay. Panuto, ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita. Isulat ito sa sagutang papel. Unang salita. Ikalawang salita. Ngayon naman ay ating sasagutin ang gawain sa ating pagyamanin. Panuto, isulat sa sagutang papel ang P kung palagi at PM kung paminsan-minsan ang isinasaad ng pangungusap. Unang pangungusap, naniniwala na nagtuturo lamang ng katamaran at pagiging palaasa sa iba ang madalas na pagtulong sa tao. Pangalawang pangungusap, aktibong nakikibahagi sa mga pagdiriwang ng pamayanan. Ngayon, isang gawain muli ang ating sasagutan sa aking natutuhan. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Sa loob ng 30 segundo ay inaasahan kong matapos mo ang gawain ito. Pwede ka nang magsimula.
Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay, binabati kita. Ngayon ay subukin nating sagutin ang ating tayahin. Handa na ba kayo? Panuto, basahin at tunawain mabuti ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang tanong, ito ay kaugalian na kung saan ay nagtutulungan sa pag-aani ng palay sa bukid ang mga tao. A. Fiesta. B. Palusong. C. Pagbubuluntaryo. D. Pagbibigay ng pasalubong. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Palusong ang tawag sa kaugalian na kung saan ay nagtutulungan sa pag-aani ng palay sa bukid ang mga tao. Para sa ikalawang tanong, isang okasyon na ipinagdiriwang sa isang lugar kung saan naglalagay ng mga banderita sa simbahan at kalsada. A. Fiesta. B. Palusong. C. Bayanihan. D. Pagbobuluntaryo. Tumpak! Ang tamang sagot ay litrang A. Fiesta ang tawag sa isang pagdiriwang na kung saan naglalagay ng mga banderitas sa simbahan at kalsada. Para sa ikatlong tanong, sama-samang naglilinis ang mga tao sa pamayanan bilang paghahanda sa darating na okasyon. A. Bayanihan. B. Palusong. C. Fiesta. D. Pagbubuluntaryo. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Bayanihan ang tawag sa sama-samang pagtutulungan ng mga tao. Ikaapat na tanong. Masayang nagtipon-tipon ang buong pamilyang Cruz para sa kaarawan ng kanilang lola. A. Bayanihan. B. Fiesta. C. Family reunion. D. Palusong. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang C. Family reunion ang tawag sa pagtitipon-tipon ng isang pamilya. At para sa ikalimang tanong, si Sally ang may dalang sugpo galing Koron na ibibigay niya sa kapitbahay. A. Reunion. B. Palusong. C. Pasalubong. D. Fiesta. Tama! Ang tamang sagot ay letrang C. Pasalubong ang tawag sa ginawa ni Sally na pagbibigay sa kapitbahay ng sugpo galing Koron. Ilan ang nakuha mong puntos? Mahusay! Kung nakuha mo ang 5 tamang sagot, nagpapakita lamang na lubos mong natutunan ang ating aralin. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maari mo namang balikan ang bidyong ito at pag-aralang muli. Kung hindi nasundan ang pagwawasto ng iyong mga sagot sa bawat gawain, narito ang iyong gabay. Maraming salamat, Baitang Lima.
sa pagsama sa akin sa isang linggong pag-aaral tungkol sa magagandang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod nating pag-aaral dito lamang sa Puerto Princesa DepEd Dream TV. Paalam!